mas magaan siya kung bibili kayo ng DSLR na camera. Ang kagandahan nga nito eh sobrang liit lang niya. What's up sa inyo mga kanyi, maraming salamat sa pagbisita. Ako po si Jerry at welcome po sa akin channel. For today's episode, magre-review tayo ng isang camera. Hindi lang siya basta isang camera. Vlogging camera na rin siya at pwede na rin siyang for photography. Ito ang Canon M50. Wow! Nilabas to 2019. Disclaimer lang po ah, hindi po sa akin to. Gagawa ko lang na review. Kung sa mga gustong mag-vlog, pwedeng-pwede itong gamitin. Mas magaan siya kung bibili kayo ng DSLR na camera. Ang kagandahan nga nito, sobrang liit lang niya. Hindi tulad ng mga DSLR na pag dinala nyo, sobrang lalaki ng mga 600D, mga 700, mga ganon. Or mga Nikon. Yun, ito sobrang gaan lang niya, sobrang liit lang niya for vlogging talaga. Ginawa tong camera to for photography at for vlogging. Yan, gagawa natin ng konting review kung ano lang yung mga nalalaman ko dito. Ang original price nito noong 2019 ay nasa 20,000 NT. Yun ang unang labas nitong Canon M50 na to. Ngayon naglalaro na lang siya ng 15,000 or 14,000 NT ah. Equivalent natin sa peso mga around 25,000 sa mga unang labas ah. Sa Amazon, check natin kung magkano ang presyo nito. Yan, makikita natin sa Amazon ang presyo niya. Ayan, Canon M50 mirrorless vlogging camera kit with EFM 15x45mm. Lens back black. Ayan. Toasty! Ito yung mga kategorya niya. Ayan, yung body. Tapos, ayan, yung mga model name. Canon EOS M50. Tapos, yung mga shooting mode. Tapos, yung optical sensor size. Tapos, yung compatibility. Tapos, ayan, mga about this item. Ang presyo nga niya ay $599. Kung equivalent natin sa kung equivalent natin sa peso ay click natin na calculator, equivalent natin sa peso ay 599 times, igawin na lang natin 50 sa peso, 50 times around 29,950, yan ang magiging presyo niya kung sakaling sa Amazon tayo magbe-base. Dito sa Taiwan, nasa 14 to 15,000 na lang yung presyo nitong Canon M50 na to. Sobrang ganda nito pong vlogging ah. Gagawa kayong sariling YouTube channel or good na good tong M50 na to. Canon M50 na to. Dahil sobrang lighter lang ah, tsaka sobrang gaang niya dalhin. Tapos, yan. Check natin. At ang kagandahan pa nito, mirrorless siya. Ano ba yung mirrorless? Kung sakaling ako nagbablog na ako, yung nagre-reflect sa'yo, hindi yung baligtad yung letter, ganun pa rin. Tara, open natin. Ayan. Yung pinaka, ano niya, pinaka lens niya. Baligtad rin lang natin. At ilagay natin sa ganyan. Ang pag-on dito lang sa taas. Tanggalin muna natin tong pinaka takip. Tapos on natin. Yan, may nakalagay na parang message eh. Pero pag inano mo yan sa dito sa may pinaka lens, ayan, para ma-adjust siya. Para maggumana na yung ano, yung pinaka lens niya, ayan. Ano ba yung mga pwede na, ano ba yung mga kagandahan nitong Canon M50 na to? Una, touchscreen siya. Pwede mo na siyang i-touchscreen. Diba?
Tapos, kagandahan nito, 1080p to 60 frames per second yung pwede niyang ikuha sa'yo. Tapos, meron siyang autofocus, auto-face focus, kung tawagin. Tapos, ang kagandahan nito, Wi-Fi at saka Bluetooth na rin siya. Kaya, medyo maganda yung pang-vlogging. Tapos, pwede mo siya na siyang lagyan ng... Tapos, dito sa may bandang kaliwa niya, makikita nyo, meron siyang lagaya ng mic. Wow! Sakaling, ayan, yung 3.5 millimeter na mic, pwedeng-pwede nyo siyang saksakan dito. Kung sakaling gusto nyo pang ma-improve yung boses nyo, at kung maglalagay kayo ng mga Boya mic, mga Rode mic, dito siya ilalagay sa may pinaka kamitan ng mic nga. Nakikita nyo naman, touchscreen nga siya. Lalo na pag photography, hindi nyo na kailangan sumilip. Eddie, wow! Eh, makikita nyo na yung pinaka-screen nyo. Ayan. Diba? Yun ang kagandahan nito. Tapos, pag nagre-recording kayo, hindi siya nakadikit sa pinaka-body. Kunyari, nagre-record kayo ng 30 to 20 minutes na video, eh, siyempre, hindi natin maiiwasan. Halos lahat naman umiinit yung body niyan. Hindi siya, dahil nga nakahiwalay yung pinaka-frame niya, eh, at least, hindi naapektuhan yung pinaka-LCD kung sakaling umiinit na yung body. Diba? Yan ang kagandahan nito. Canon M50. Sa mga nagtatanong kung magkano nga ito, yun nga, sabi ko na yung presyo nito, kung magkano yung Canon M50 na to, sobrang ganda nito pang-vlogging. Sana makabili rin ako nito someday. Para pag nasa studio lang tayo, eh, pwede natin gamitin to. Or, kung lalabas tayo ng, magbablog tayo sa labas, eh, good na good to for vlogging nga itong, yun nga, ang kagandahan nga nitong Canon M50 nito, pang-vlogging, eh, kahit saan mo pwedeng dali. Lagyan mo lang siya ng tripod dito. Anyway. Eh, good na good siya pang vlogging. May halin tulad din siya sa itong ginagamit ko na GoPro Hero 8. Ito, eh, kaya na rin niya ng 4K resolution. Basta mataas lang yung memory nyo. Eh, good na good to pang vlogging, diba? Sana magkaroon din tayo nito. Para at least dalawang ginagamit natin itong GoPro tsaka itong Canon M50 na to. Alam ko may mga gumagamit din na mga vlogger nito sa Pilipinas ng mga sikat. Alam ko si Zainab, ganito yung ginagamit ni Zainab, eh. Meron akong napanood kasi sa video niya na bumili siya ng ganito na Canon M50. Inirigalo niya sa kanyang videographer. Yun ang binili niya para sa kanya. Kasi nga nagbablog na rin yung videographer niya. Binila niya ng ganito ng Canon M50 na to. Yun, sana yung mga gusto mag-vlog or hindi mahilig sa GoPro, mga babae mahilig sa mga ganitong camera lang, eh, sobrang ganda. Yeah. Kung kahit saan man kayo pumunta, lalo na sa photography, maganda yung mga kuha niya. Hindi, konting edit na lang, or minsan hindi na kailangan i-edit, eh, ayos na to. Yun, sana nga may naitulong ako dito sa Canon M50 na to, kung sakaling bibili nga kayo nito camera na ganito na Canon EOS M50. At kung may mga katanungan, comment down below. At kung nagustuhan nyo tong video na to, bigyan nyo naman ako magandang like dyan. At syempre, sabayan nyo na rin ng subscribe at click nyo na rin notification bell icon para at least sa mga susunod kong video, eh, ma-update kayo at kayo ang unang makapanood kami pag may mga bago kong upload na video. At maraming salamat. Thank you very much. Panonood. See you on my next vlog.